Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Andito na naman po muli ang iyong Lola Betchay. Ngayong hapon po ay meron ulit tayong babasahing sulat mula dyan sa Pilipinas. Ito na po at akin na pong umpisahan. Dear Lola Betchay, magandang buhay. Bago ko ilahad ang munti kong kasaysayan, ay nais ko munang magpakilala sa iyo. Tawagin mo na ako sa pangalang Mystica. Taong 2007 ay nagpasok ako ng trabaho sa Buwak Marketing bilang isang mananahi. Tuwang-tuwa ako, pero ang kaakibat noon ay ang pagod dahil laging may overtime. Sa kabila noon, masaya ako kasi malaki naman ang sinasahod ko. Kahit papano ay malaki ang naitutulong ko sa aking asawa. 5 po ang mga anak ko at lahat sila ay nagsipag-aral. Ang asawa ko naman ay isang tricycle driver na pag-aari din namin. Lola Betchay, araw-araw ganun lagi ang takbo ng pamumuhay namin. At kahit nananahi ako, ay lagi akong nagdarasal na sana makatapos ng pag-aaral ang aming mga anak. Mabuti na lang at lahat ng mga anak ko ay masikap at masipag mag-aral. Kaya naman ay nakakakuha sila ng scholarship na sila lang ang nag-aasikaso. May mga time na gusto ko nang sumuko dahil sa hirap ng buhay. Sabi ko nga, huminto na muna sila sa pag-aaral dahil kinakapos talaga kami kahit man lang sa pang-allowance nila. Pero ang sabi ng mga anak ko, kahit pamasahe lang ay okay na sa kanila. May mga oras na ilalakad lang nila mula sa school hanggang sa bahay. Malayo din ang school nila sa Rex Tuyo to Caloocan City. Diba, sobrang hirap, Lola Betchay? Pero walang sumusuko sa mga anak ko, Lola Betchay. Kagaya rin ng iba, marami rin akong mga utang na 5-6, pero pagdating naman ng sweldo ay nagbabayad agad ako. Nagbabayad agad ako kasi kung hindi ka good payer ay paano ka makapagkakatiwalaan? Minsan nga halos papel na lang ang maiuwi ko sa sweldo ko. Ganyan ang takbo ng buhay namin, Lola Betchay. Nakaka-proud dahil nakagraduate na lahat ang mga anak ko. Nakakapagtrabaho na sila at hindi lang basta trabaho dahil magaganda ang mga kumpanyang napapasukan nila. Ang mga anak kong dalawa ay accountant at ang dalawa naman ay IT. At ang isa ay engineer. Sa ngayon, masasabi kong kung ano ang hirap ng buhay namin noon, sa awa ng Diyos ay iba na ang buhay namin dahil sa sikap at tiyaga ng bawat isa sa amin. Hanggang dito na lamang ako, Lola Betchay, nagmamahal, Mystica. Hi, Mystica. Nakaka-proud naman dahil ang pinangalanan mo talaga yung bago nyong kotse, ah, Mystica. Biro mo, akalain mo nga naman noon, no? Kung maalala ko, minsan natatawa na lang ako at minsan napapaluha na rin dahil ang dami talaga nating napagdaanan na nangahirap. Minsan saan tayo, minsan nakakaisip na kung saan pwede mangutang. Pero lahat na yun, nalagpasan natin. Alam mo pa rin, Mystica, sa buhay ng pamilya, kapag nanahan ang pag-ibig at respeto ng bawat isa sa loob ng pamamahay, kahit anong hirap ng buhay ay malalagpasan, lalo na hindi kayo nakakalimot sa Diyos na may likha ng lahat. Pakatandaan,
kung ano ang tinatanimong paghihirap ay mag-aani ka ng ginhawa at sarap. Diba? Napatunayan mo na yan? Ngayon, maganda na ang buhay nyo. Maganda na ang bahay nyo. Dati, katulad ko rin, nakakaranas din yung mga minsan napapalayas pag hindi nakakabayad. Pero, ganun talaga. Kaya, nifty ka. Ito lang ang masasabi ko sa'yo. Kung ano man ang nagiging tagumpay ngayon ng mga anak mo, yan ay katumbas ng pinagsisikapan nyo talaga. Kaya itong awit na ito ay alay ko sa iyo, Mystica. Ito po. Mystica, para sa'yo ito. Sayo, Mystica. Bye-bye. Nagmamahal, Lola Betchay. Ingat po kayo dyan. Lalo-lalo na sa mga mahal ko sa buhay.